inyong lahat. Tunay nga na nagsisimula pa lamang po, eh, akala ko po may drum na doon sa dibdib ko, kumakalabog. Ngunit pag nakikita ko po kayong lahat, para po akong nasasabik na tumayo dito sa harapan. Sapagkat pag nakita ko po yung inyong mga mukhang nagniningning, mga mapupungay na mata, mga ngiting magaganda, nakakaaliw po dito tumayo. Thank you, bro. At bago po ako magsimula sa ating tatalakayan sa umagang ito, nais ko po muna na magbigay si Sister Shea ng isang awitin. At habang inaawit niya po ito, atin pong damhin ang mga himig at atin pong kausapin yung ating sarili at tayo'y magtanong sa Diyos kung ba tayo narito. Purihin po ang Panginoon. Offer my life to you, everything I
Tunay nga po na napakaganda ng himig nung awitin. Ang bawat araw daw po kinakailangan ipagkatiwala natin sa kanyang kamay ang ating buhay, yung ating mga pangarap, at ang layunin, bakit tayo narito? Para magbigay daw tayo ng papuri at parangal sa kanyang pangalan bilang ganti doon sa mga ginagawa niya sa ating mga buhay. Di po ba? Parang natahimik po yata ang lahat. Iwan ninanamnam daw yung imig nung awitin. At magandang umaga po sa inyong lahat ulit. Tunay nga po na hindi po ako sanay tumayo sa ganitong harapan dahil ako po'y nahihiya. Pero pag ang Panginoon po ang akin tinatayuan, para po akong nagagalak. At narito nga po, parang nauhaw na agad ako. Pasensya na po. Bakit pag nandito po sa unahan, nakakatuyo ng lalamunan? maganda po yung awitin, kaya ang aking pong ginawang pag-uusapan natin ngayon ay relationship. Tingnan na lang po ninyo yung inyong mga bulletin o yung inyong mga hawak na ano po, program. Ngayon po, makikita po natin na ang aking pong nakuhang pamagat ay relationship. Ano nga ba ito? Ang bawat isa po ba sa atin ay meron na ang kaugnayan sa Diyos? Dahil ito po ay isang napakahalagang bagay. Ngunit ang kaugnayan daw po o ang relationship ay nangangailangan daw po ng submission. Kung hindi po tayo magsasubmit sa Kanya, ano po yung kabuluhan ng ating buhay at ano yung kabuluhan ng ating pagpunta rito sa iglesia? Submission, obedient ang sumunod po doon. Kung wala daw po tayong pagsunod, pero pwede po tayong sumunod ng walang submission eh, di po ba? Sa trabaho nga po natin, sumusunod tayo dahil binabayaran tayo. Kaya lang tayo sumusunod dahil doon sa sweldo. May pag-ibig po kaya tayo sa trabaho natin? Kung wala po tayong pag-ibig sa trabaho natin, ano po ang maririnig na bubang bibig natin? Puro reklamo. Di po ba? Kung minsan, utusan ka, sasabihin mo, eh, hindi naman yan trabaho ko eh. Ito lang trabaho ko. Sa halip pong ipagpasalamat natin, dahil binigyan tayo ng trabaho yon, dagdag kaalaman, doon sa ating nalalaman. Ngunit tayo po ay nagre-reklamo. At ang isa po ay yung commitment. Nandun po ba yung ating pagsunod? Nandun po ba yung ating kalooban o yung pagpukusa natin? Yung hindi na tayo inuutusan? Tulad na lang po, pag umaga, nakakasilo yung ano eh. Tulad na lang po, pag umaga, pagdating ng pagsamba, kung tayo po ay may commitment, maaari po hindi tayo tinatanghali ng pagdalo rito. Di po ba? Nasaan po yung ating mga commitment? Nawawala po yun pagdating ng Biyernes. Sapagkat meron po riyang nagiging dahilan na pagka mainit, mainit eh, natatamad ako.
Pag malamig, masarap magbalot ng kumot eh, malamig. Ang lahat po ay mayroon dahilan. Pero pagka gusto po natin, meron pong mga kaparaanan tayong magagawa. At hindi po magiging hadlang yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng katamaran kung ang Diyos po ang naghahari sa ating puso, di po ba? Yan po yung ating relationship. The greatest love of all. Narinig ko po yan eh. Kanta po yan ni Whitney Houston eh, di po ba? The greatest love of all. Kung ang pag-ibig po ang pinaka sa buhay natin, marahil po, walang tatamarin pumunta ng maaga dito sa iglesia. Hindi mo po dito, kung saan man po kayo malapit, yung magbibigay po ng kasiglahan doon sa ating puso, sapagkat ang Diyos po ang nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay sa atin ng buhay, nagbibigay ng lahat ng ating tinatangkilik. Hindi po natin napapansin yan eh. Kung minsan po maliit na bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin, hindi po natin pinaalagahan. Ang alam po natin, tayo yung may kakayanan. Hindi po natin natanong yung sarili natin, saan galing yung kalakasan po? Sino nagbigay? Gaya po nung inawit, sa paggising po ba natin sa umaga na i-offer natin sa Diyos yung buhay natin? O nagmamadali na tayo dahil tayo huli na doon sa trabaho? Kung minsan nga, hindi na nakapaghilamos habang nasa sasakyan, nag-aalis ng muta. Naranasan ko po lahat ng mga bagay na yan. At doon po sa, yan nga pong the greatest love of all, marahil napanggit ko na sa inyo ito, na kapag naririnig ko yung salitang pag-ibig, nagagalak yung puso ko. Pero nagtatanong yung isip ko. Di po ba nyo tatanong kung bakit? Kaya po nagagalak yung aking puso dahil may Diyos na nagbibigay ng dakilang pag-ibig. At kaya naman po nagtatanong yung aking isip, ay nagtatanong po ako, paano kung wala si Kristo, paano na kaya ako? Saan kaya ako nandoon ngayon? Pare ko po, baka para tayo yung mga nandyan lang sa tabi-tabi, naglisaw-lisaw dyan, naghahanap ng kakarelasyonin. Yung relasyon po na nagaganap dito sa quiet. Sa tagal ko po dito, lahat po ay aking naranasan. Kaya dito po ay uumpisahan natin, ang relationship po ay, ang sabi po dito, ang ating pong text ay sa Matthew 22, 37, and 38. Hindi ko na po ilalagay doon dahil ang ano po dito ay ito yung ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas, at ng buong mong kaluluwa. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Iyan po yung nilalaman ng Matthew 22, 37, 38. Kaya hindi ko na po nilagay dyan dahil tunay nga po na gustong-gusto ko po yung PowerPoint. Pero ayaw naman po sa akin. Dahil nung ako po nag-aaral, hindi ko po natutunan dahil iba po yung aking nakikita na mamasdan sa paligid ko eh. Kaya hindi ko po natutunan yung PowerPoint. Kaya mabuti na lang po natin to si Brother Dodi. Dahil si Sister Jess po ang siyang gumagawa dati, wala po siya nasa bakasyon. Kaya umpisahan po natin, ito po yung dakilang pag-ibig. Kaya nilagyan ko po ng the greatest love of all. Sabi po dito, may hawak pala akong pamilya. If you have a right relationship with God, surely you are always in communion with Him. Kung meron daw po tayong pag-ibig sa Diyos, ang sabi po dito, kung tayo daw po ay may kaugnayan sa Diyos, natitiyak po na palagi tayong nakikipag-ugnayan sa Kanya. Kung minsan po, pag tayo pagod na sa gabi, may kaugnayan pa po ba tayo sa Kanya? Nakakapag-pray pa po ba tayo? Hindi na, di po ba? Kung minsan sasandal kang ganyan, mananalangin ka, yung amen mo umaga na. Napakahabang panalangin. Magdamag, nananalangin ka. Dahil nag-umpisa ka ng pananalangin sa Diyos eh, yung amen mo umaga na eh. Dahil nakatulog ka na. Kaya ang sabi po, kung ating pong titingnan yung mga nakaraang mga sermon, masyado pong napakalalim. Mula po nung inero na lang natin umpisahan, meron po ba kayong nakuha?
O meron ba yung nalalaman sa bawat mga sermong nagdaan? Kung talaga po tayo may relasyon sa Diyos. Doon po sa buwan ng Enero, apat na sermon. Hindi ko na po lalatin yun. Hindi ko na ano, tatanungin ko sa bawat isa. Kung meron kayong natandaan. Month of February, tsak, meron. Dahil yun po yung buwan ng pag-ibig. Pero doon po sa buwan ng January, makita po natin na ang mga topic po doon ay napakagaganda. Dahil si pastor po yung nanguna doon, nasabi po doon yung I am. Yan. Ako ay, ayong sabi niya, ako ang ilaw sa libutan, ako ang pagkain ng buhay, tinapay ng buhay. So makikita po natin doon, ang isa ko pong natandaan doon, napakaganda eh. Yung pong nagiging legalism tayo at materialism. Yung po sa mga sermon, kung matatandaan po natin, yun naman pong February, andyan na po pag-ibig eh. Kaya wala po. Eh yung March, palagay ko meron din kayo matatandaan nun. Ano po ang buong sermon ng March? Yung huli na lang, isa lang. Eh hindi po ba yan yung pagsakop sa atin ng Diyos? May 7 last word tayo. At ngayon po itong April. Napakaganda po yung mga nakaraan. Yung nakaraan sermon po, sino nakababatid? O sino nakakaalam? Yung ating pong mga, yung pong ating guest speaker, di po ba reconciliation? Kaya ngayon po kinakailangan meron tayong relasyon. Na-reconcile tayo, may relationship naman. So it is more than traditional. Ang sabi po doon, biblical relationship. Ito po yung sa pamamagitan ng mga biblical na pamamaraan. It is more than traditional, emotional, or rational. Hindi robust sa pamamagitan yung ating pong relasyon sa Diyos ay hindi sa pamamagitan ng ating mga traditional na kinagisnan. Hindi sa pamamagitan ng mga emotion natin, yung feelings natin. Kung hindi ito ay nakadepende lahat sa Diyos. At lalong-lalo na hindi yung ating mga nasyon o yung ating mga lahi. Kung hindi ito po ay sumunod po ay personal na relasyon natin sa Diyos. Dito po, it is not coincidental or experimental. Hindi po sa pangyayari lamang o hindi sa pamamagitan ng mga pag-e-experiment natin. Mainit po yata sa taas. Laging tuyo yung aking lalamunan. At kung makikita po natin, dito po sa personal relationship, ito po yung napakaraming nasasakop. Relasyon po natin. Dito nga po sa itinagal ko, napakarami pong relasyon na akin pong nakita. At siguro po kung wala rin po akong Kristo, wala akong relasyon sa Diyos, marahil po, meron din akong relasyon iba. Dahil nung una po dito, ang naririnig ko, ang sabi po, ang mga lalaki daw po dito ay mahilig sa pita ng laman. Totoo po yun. Dahil sa akin pong nilibot na mga pag-aaral ng pagbibigay ng pag-aaral ng salita ng Diyos, doon ko po nasilayang lahat yung relasyon na mahilig yung karamihan. Hindi naman po lahat. Ito po yung mahilig doon sa mundo. Yung nabubuhay doon sa pakikipag-ugnayan sa mundo. Ngunit, ang sabi naman po nung ibang mga lalaki, ganon din yung mga babae. Sabi ko, hindi naman eh. Kasi kung ang babae ay hindi tutuksohin ng lalaki, eh hindi sila magkakaroon ng relasyon. Di po ba? Pero pinaligtad po yun, ang mga lalaki mahilig sa pita ng laman, ang mga babae rin daw po ay mahilig sa laman ng pitaka niya. Yung po yung ano, yung po yung mga nangyari dito sa mga nakaraang mga... Sa itinigil ko ng 25 years pa lang naman po ako dito pala sa Kuwait. So makikita po natin na ang relasyon po, kapag wala kang relasyon na matibay sa Panginoon, yung po yung magkakaroon ng kaganapan sa buhay mo. Dahil ikaw ay nalulungkot dito, may umaliw sa iyo, nag-aliwan kayo, nagkaroon kayo ng relasyon. Yun ang mga iba, nagkaroon lang ng relasyon dahil doon sa laman ng pita niya.
Yan po yung mga bagay na naganap at yan po yung isang relasyon na relasyon po sa mundo. At iba po yung relasyon natin personal sa Panginoong Hesus Kristo. Sapagkat kapag siya po ay tinanggap natin bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, nagkakaroon po tayo ng matibay na kaugnayan at anumang mga bagay na bumabagabag sa ating buhay, kapag itinulog po natin sa Kanya, nagkakaroon po ng kalutasan, di po ba? Tahimik lahat. Parang pagtitingnan ko kayong lahat eh, ano eh. Parang sabi niyo, umalis ka na nga dyan, ano ba ginagawa mo dyan sa taas? So, makita po natin ano. Yun daw nga po ay hindi sa pamamagitan ng mga coincidental o ng mga pangyayari, kung hindi at nang hindi sa pamamagitan ng ating mga eksperimento, kung hindi sa pamamagitan ng ating tunay na pakikipag-ugnayan sa Kanya. At ang sumunod po doon ay yung practical relationship. Ito po ay isang bagay na kinakailangan din nating maganap sa buhay natin. Ang practical relationship po ay it is always expressed in action, not just imagination. So, nangangailangan po ito ng pagkilos natin. Hindi po ito sa pamamagitan ng mga ini-imagine lang natin o yung mga pangarap. May mga pangarap din po tayo, pero dapat po may action para magkaroon ng katuparan yung ating mga pangarap sa buhay. Na nakatugma naman po doon sa ating pakikipag-ugnaya sa Diyos. So, yun po yung tatlong bagay ng relationship na ating pong mga pag-usapan, yung biblical, yung personal, at practical. At ito naman po yung sumunod, pangalawa. Parang ano eh, kasi ano eh, parang pagtitingnan ko kayo eh, parang ayaw nyo na akong tumayo dito. Hindi ko alam kung naiintindihan ba ninyo yung aking Tagalog. Ayan. So yung sumunod po ay love relationship with God. Yan. Ang sabi po doon, to be loved by God and to love God is a highest level of relationship. Yan po. Highest level of relationship. Bakit po naging highest? Ang pag-ibig daw po sa Diyos at ang ibigin ng Diyos ay isang pinakamataas na kalagayan natin sa buhay. Dahil kung ikaw po eh naging isang anak ng mayor, o kung anak ka ni Mayor Duterte, magyayabang ka na dahil boom na boom po siya, di po ba? Eh kung ikaw naman ay anak ng ano, ng Amir, marahil dito, ikaw ang aming wasta. So, at nagmamagaling tayo, pero ang sabi po dito, yung atin daw pong highest level ng relationship ay yung pagiging anak natin ng Diyos. Di po ba kayo nagagalak? Nakamaging anak tayo o binilang tayo ang anak ng Diyos? Ano po sabi doon sa John 1:12? Ngunit ang tumanggap at nanalig ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. E paano yung nananalig lang, hindi tumanggap? So magkasama po lagi. Dahil hindi ka magkakaroon ng kaugnayan kung di mo tinanggap eh. Kaya ka na kailangan tanggapin at manalig. Yun po yung inaano po ng the highest. Yun po yung pinakamataas na kalagayan natin, na magiging kalagayan natin sa buhay. Pero pagdating po doon sa 13 yan, doon sa 1:13, ay ang pagiging anak daw po natin hindi sa pamamagitan ng laman o sa pamamagitan ng mga bagay, kung hindi sa pamamagitan ng Diyos, yung pagiging anak natin. Kaya pag tinanggap natin siya bilang Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay, nabibilang na tayong anak. Pero pag di mo siya tinanggap, hindi ko lang alam kung anong anak yon. Baka ikaw ay tiyanak, hindi anak. Hindi po ba? So yung pong pangalawa ay greatest victory. Nasabi po doon, mananagumpay pala tayo. Kapag daw po tayo ay naging ano, victory over death.
Nasabi po doon sa John 5:24, ano po ang nakalagay doon? Hindi po namin nalagay dyan dahil wala nang taga. Ngunit kung tayo po ay tumutunghay sa Biblia, malalaman po natin yan. Yan daw po yung mula po doon sa kamatayan, ay hinango tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Nasabi po ng Panginoon doon, sinasabi ko sa inyo, katotohanan, na sino mang nanalig sa nagsugo sa akin at sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hinango na siya doon sa kamatayan, tungo doon sa liwanag na kagilagilalas. Yun po yung mga nasa ibang version. So napakaganda po, napakaliwanag po ng sinabi ng Diyos dito na mula doon sa kadiliman, hinango niya tayo tungo sa liwanag ng buhay na walang hanggan. So yan po yung ano. At ang pangatlo po dito ay yung greatest stage of life, abundant life. Eh tayo po ngayon eh, pag naghihirap tayo, tinatanong natin yung kung medyo eh, bakit naghihirap ako? Bakit nasabi doon ang pangako eh, abundant life eh. Ang masaganang buhay at kaaya-aya. Eh bakit hindi natin dinadanas yun? Eh tanungin mo yung sarili mo kapatid, may kaugnayan ka ba sa Diyos? Ano man bang mga problema yung dinadanas mo? Eh hinihingi mo ba ng resulta sa Kanya? O ibinibigay mo ba sa Kanya yung mga problema yan? O sinasarili mo? O idinudulog mo sa ibang tao na hindi naman mananampalataya o wala rin kaugnayan? Tandaan po natin, kapag tayo po ay mananampalataya at ang mga bagay na ating problema ay idinulog po natin doon sa kaibigan ng mundo, asahan mo nasa CNN ka. Di po ba? At kung meron ka rin pong matalik na kaibigan at hindi po mananampalataya, eh yun po yung una mong magiging kaaway. At lahat ng baho mo, tiyak, malalantad sa mundo. Kaya kung ikaw po ay may matalik na kaibigan, magtira ka na sa iyo, huwag mong ibigay na lahat. Huwag mong ipahayag na lahat dahil pag nag-away kayo nun, tiyak, lahat ng baho mo labas, di ba? So, yun po yung makikita natin. At yung pangatlo po ay continuing relationship with God. Mapula yung ano yun. Nasabi po doon, meron po tayong stages on how we respond to God love. Meron pa pala tayong mga antas na dapat na maging pagtugo natin sa Diyos doon sa pag-ibig na ibinigay niya sa atin at doon sa relasyon ng ating pakikipag-relasyon sa Kanya o pakikipag-ugnayan sa Kanya. May mga stages po pala ito. Ang una po ay, ang sumunod po dito ay condemn stage. Yung tayo po hinatulan. Ano po ang sabi doon sa Romans 3:10 hanggang 12? Walang matuwid. Wala kahit isa. Kaya dapat po pala may mga hatol na tayo. Hinatulan na tayo dahil sa ating mga kasalanan eh. Pero dahil po sa pag-ibig ng Diyos, yung hatol po na yan ay nawalan ng kabuluhan sapagkat tayo hinango niya doon sa kadiliman tungo sa liwanag. Upang tayo ay kanyang maging mga anak. Kung titingnan po natin yung ating pinag-aaralan, eh napakaganda po nito sapagkat doon sa inawit po natin na napakinggan, nandun po ito nakalagay. Na kung tayo may kaugnayan sa Kanya, ay hindi tayo malalayo sa Kanya. Ano man ang problema natin sa buhay, lulutasin niya. Amen. Eh kung minsan po kasi, pag tayo dumadanas na ng paghihirap eh, hindi na natin alam kung paano tayo tatayo. Hindi na natin alam kung ano gagawin natin. Sisisihin pa natin siya. Eh kung may Diyos, ba't ako dumadanas ng ganito? Eh kung may Diyos, bakit ang sweldo ko hanggang ngayon, ganito pa rin? Eh kung tamad ka kaibigan, hindi mo makakamtan yung ano, yung sweldo mong ninanais. Ang sabi po doon, doon po sa pangalawa ay conversion stage. Yan, John 3:3. Doon po sa condemned stage ay sa Romans 3:10 to 12. Dahil ang sabi po doon, walang humanap sa Diyos, wala kahit isa. Ang pandahuli po noon ay sila'y nagkanya-kanya ng lakad. Conversation stage, ito po yung pagiging born again, hindi po ito yung iglesia.
Kung hindi ang born again po, ito po yung personal. Muli po tayong isinilang dahil doon sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, sa pamamagitan ng kanyang mga salita, tayo po ay nalinis. Tayo nagbago. Kaya ang sabi doon, kung makikita po natin dito yung conversation natin doon sa John 3:3, hanggang sa 10 din yan, makikita po natin yung pag-uusap nila ni Nicodemus. Ganon din po ako nung una, nung ako po ay sinisiran. Sabi ko, paano ako maipanganganak? Eh, malaki na ako, makakapasok pa ba ako sa sinapupunan ng aking ina? Hindi na, siyempre. Pero sabi po doon, ang pinanganak daw sa laman ay laman, at ang pinanganak sa espiritu ay espiritu. At nasabi po doon, ang tanong, ang sabi po ng Panginoon doon, umiihip ang hangin. Nararamdaman mo. Pero di mo siya nakikita. At di mo alam kung saan siya patutungo. Kaya yun po yung sinasabi na kapag tayo po may kaugnayan sa Panginoon, hindi natin siya nakikita pero ating nadarama. Ang pagkilos niya sa buhay natin, nararamdaman natin. Kapag tayo ay dumulog sa kanya ng buong puso, mararamdaman mo, lumuluha ka na, nandiyan dyan siya. Hindi kanya pinababayaan dahil yan yung kanyang pangako. Hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan, ako'y kasama mo. Hanggang sa huling buhay mo dito sa mundo. So napakaganda, di po ba? Ito po yung isang pinakamaganda. Challenge stage. Share the word of truth. So makikita po natin yan, napakaganda po niyan. Ito po yung paghamon sa bawat isa sa atin. Kung kaya po tayo ay naririto at tayo po ay nakikinig ng bawat pag-aaral, makikita po natin yung hamon. Ano ang hamon sa iyo ng Diyos, mga kapatid? Bawat isa po sa atin ay may hamon ng Diyos eh. Ngunit ang nangyayari po eh, puro hamon na lang ang ginagawa natin eh. Yung hamon sa atin ng Diyos, hindi po natin naririnig. Dahil yung kaugnayan natin sa Kanya ay mahina o malalay. Kapag ka po ang kaugnayan natin sa Diyos ay totoo at ang pag-ibig niya ay nananatili sa atin, mararamdaman po niya, mararamdaman po natin yung kanyang hamon. Ito po, ano po ang tanong dito sa kanya ng kanyang mga disipulo? Ang itinanong ng Panginoon. Ano po ang sinabi? Ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin, di po ba? Ang sabi po dyan. Pero ang sagot ng kanyang mga alagad, kayo daw po, si Jeremias, kayo si Elias, at kayo si, ay isang propeta. Eh, ang tanong ngayon na eh, parang tayo na rin yung tinanong, eh kayo, ang sabi po ng Panginoon, eh kayo, ano ang pagkakilala ninyo sa akin? Ngayon, ang bawat isa dito ay tinatanong din dito ng Panginoon, gaano ba ang kaugnayan mo sa akin, gaano ba kalaki ang kaugnayan mo sa akin? O gaano ka ba kadikit sa relasyon natin? Naalala mo ba ako sa mga problema mo? Naalala mo ba ako kung may karamdaman ka? Iyan po ang hamon sa bawat isa sa atin. Kung tayo po ay mayroong relasyon sa kanyang matibay, ang hamon pong ito ay ating matutugunan. Unang-una po, tinawag ang bawat isa sa atin, hindi upang makinig lang. Sapagkat kung tayo po ay naririto lamang, nakikinig tayo paglabas natin dito, hindi na po natin alam kung ano yung ating napakinggan, eh malalay po yung ating kaugnayan. Para buong nakiisa lang tayo dito, nakisaya lang tayo doon sa awitan at tugtugan, pero hindi po natin nadama yung pag-ibig ng Diyos na ibinibigay sa bawat isa sa atin na dapat nating gampanan. Kung minsan po kasi yung mga bagay na nagaganap sa buhay natin, akala po natin iyon ay dahil sa ating mga kaalaman at kakayanan. Pero ang lahat po nung ito, ang Diyos ang pinagmumulan. Kaya dito po tinatanong po tayo, paglabas po natin dito sa bulwagang ito, ano ba yung kaugnayan mo sa Kanya? Ano ba yung dapat mong ipahayag? Ano ba yung iyong nadama doon sa pagpasok mo rito at sa iyong mga napakinggan? Kung ito po ay hindi natin
i-apply sa buhay natin para lang din po tayong nandun doon sa traditional. Para lamang din po tayong nandun doon sa ating mga ambisyon na walang kaganapan. At para lamang din po tayong kakampi ng mundo. Kaya ito po yung isang hamon sa atin na hindi ko nga po pakahahabaan at para po bang kayo ay kwan. Pag tinitingnan ko ay sinasabi tama na. Parang nagsasawa na ako sa sinasabi mo, tutulig na ako eh. Eh kung minsan nga po talaga, manhid na tayo, sa totoo lang. Sa dami ng mga sermon nating narinig dito, hindi na po natin alam kung ano yung pamumuhay natin eh. Pero isa lang po, yung relasyon natin sa Diyos. Ang kailangan natin, yung relasyon natin sa Kanya. Dahil in-reconcile tayo eh. Kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, baka hindi tayo magkakakilala. Hindi ba kayo natutuwa? Dahil sa salita ng Diyos, kung saan saan lupalop ng mundo tayo hinakot, dinala tayo dito sa kwait, at dito tayo nagtagpo-tagpo. Ang bait ng Diyos, pinag-aeroplano pa tayo, papunta dito, magkita-kita lang tayo. Nakaplano na ito. Pinlano na ng Diyos na magkikita-kita tayo dito sa AG Cinema. Makikinig tayo sa sermon ni Pastor Day, Pastor Ray, at ng mga kapatid. Nanggaling doon sa Mindanao, nanggaling sa Bisaya, nanggaling sa Luzon, nagsama-sama rito. Dahil lamang sa relasyon natin sa Diyos. At yung relasyon din naman natin, bilang magkakapatid, dapat din matibay. Hindi yung pagka mayroong kasalanan yung isa, bahala ka sa buhay mo. O hindi may nagawang maganda yung isa, bahala ka, ikaw ang gumawa niyan, hindi pagtiisan mo. Hindi po, ang lahat ng bagay, kung titingnan po natin, yung walis na tingting. Kapag tinipon mo po siya, napakalakas ipagtaboy ng dumi. Pero pag iisa lang, napuputol. Ganon din po tayong mga may kaugnayan sa Diyos. Kinakailangan po, yung mga kaugnayan din natin sa isa't isa ay huwag manghihina. Kaya yun po yung aking masasabi lamang sa inyo, yung hamon ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nawa po yung ating matugunan ang mga bagay nito. Dito po ako magtatapos, spiritual evaluation. Ano ang kalagayan mo ngayon sa spiritual mong buhay? Physically okay, may trabaho tayo, malakas tayo, at tayo ay nakakapaggala-gala dyan at nasusunod natin yung ating gusto. Sa spiritual na buhay mo, kapatid, nasunod mo na ba yung naisin mo na makapaglingkod sa Diyos? Natupad mo ba yung mga panalangin mo, yung devotion mo? Dumadaan po tayong lahat sa ganitong sitwasyon. Atin pong minsan, tignan natin yung ating sarili. Ano ba yung kaugnayan ko sa Panginoon? Matibay ba? Malalay ba? Mahina ba? O kung madaanan ng ano, ng hangin, ay mabubuwal ba? Kayo lang po nakakaalam yan kung ano po yung relasyon ninyo sa Diyos at kayo rin yung makakasagot niyan. Ang sabi po doon sa Philippians 1:6, kung ano man yung sinimula ng Diyos sa buhay natin, kukumpletuhin po niya yan, tatapusin niya po yan, hindi niya po pababayaan. Ikaw ang nagpapabaya o tayo ang nagpapabaya, kaya hindi matuloy yung mga plano ng Diyos sa buhay natin dahil pinabayaan natin. Kaya sabi po sa Philippians 1:6, ano man yung inumpisa ng Diyos, tatapusin yan sa buhay natin. Hindi niya tayo pababayaan. Ang sabi po dito, ano ba yung relasyon mo sa Diyos? Personal devotion. Nagagawa mo po ba ito? Ako nakakalimutan ko kumisan eh. Sabihin niyo, nakatayo ako dito, pero naamin ko sa inyo dahil pag ako'y nagsinungaling, baka ako mabuwal dito. Ang relasyon mo sa iyong pamilya. Ang relasyon ko po sa pamilya, eh kaya po hindi ako bumibili kay Sister Bibilin ng Buamera, eh kasi po, bungangera ni asawa ko. At yun naman pong relationship natin sa iglesia. Yan po ang kinakailangan.
Ano po ba yung taugnayan natin sa isa't isa? Yung mga tampuhan natin dyan, alisin na natin yan. Dahil yan ay hindi makakapagbigay ng sigla o hindi makakapagpapalubag ng paningin ng Diyos eh. At ang huli po ay yung relationship mo sa iyong trabaho. Minsan po talaga sa trabaho, lalo kung ang kasama po natin eh. Doon sa trabaho ko po, madalas nawawala po yung aking pagka-Kristiyano. Dahil isa po akong Pilipino eh. Kapag ako po'y nadumog ng mga Indiano, talo na ako. Lalo pag ako'y nasa Gian, eh talaga naman pong halos si matayin ako. Yeah. Kaya yung relasyon po natin, yun po yung mapagtitiisan natin dahil inilagay po ng Diyos yun para tayo ay tumibay. Hindi po inilagay ng Diyos yun para tayo ay matanggal. Kaya yun po siguro yung isang dapat na pag-aralan natin eh, yung kingdom agenda doon sa ating mga trabaho. So yan po yung ating napagbulay-bulay sa umagang ito. At alam ko po na yung hamon sa bawat isa sa atin, nawa po ito ay ating matugunan. Narinig po ba ninyo yung sinabi kanina nung ating kapatid na hindi sa dami tumitingin ang Diyos kung hindi doon sa relasyon natin sa Kanya. Kahit tayo rito ay 10, 15, kung tunay yung ating pakikipag-ugnayan sa Kanya, sasamahan tayo ng Kanyang mga anghel. Kung nabasa niyo po yung pakikibaka nila Gideon, hanggang sa 300 lang ngayon tinira ng Panginoon. Pero sabi, ang kalaban namin eh, milyon eh. Pero hindi ko kayo pababayaan, tumingin kayo doon sa paligid. So binuksan po ng Diyos yung mata ng 300, ang makita po nila, libu-libong anghel yung nakapaligid. So ganun din po tayong naririto. Kung tayo po ay tapat sa Diyos, kahit tayo ay iilan lamang dito, napakarami po nating mga anghel na kasama. At sabi nga po, yung ating kaugnayan sa Kanya, huwag natin pabayaan. At yung hamon niya, naway ating matugunan. Kung paano tayo mag-ibigan sa isa't isa, at kung paano tayo umibig sa Diyos, ay ganun po natin taglayin sa ating mga buhay upang tayo ay magtagumpay sa anumang ating adhikain. Maraming salamat po at purihin ng Diyos. Tayo manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Nawa po ang aming napag-aralan sa umagang ito ay magkaroon po ng buhay at gumalaw sa aming mga sarili at patuloy ka namin mapaglingkuran. Salamat po at nawa po ipatuloy na pagpalain mo ang bawat isa na yung aming kaugnayan sa iyo ay maging matibay at hindi po namin walang kabuluhan kung hindi patuloy na ito po'y aming alagaan sa pamamagitan ng aming pakikipagnaig sa iyo, sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan ng pagtunghay sa iyong mga salita, at sa pamamagitan ng pag-iibigan namin bilang kami magkakapatid sa iyo, Panginoon. Salamat po, pagpalain mo po ang bawat isa at kami po'y iyong patnubayan at ingatan sa lahat ng aming gagawin. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po.